walang seaman, sumuko na sa mga taga-NBI. Viral na viral ngayon social media ang pagsuko di umano ng misis ng nawawalang seaman. Kung ating matatandaan ay binigyan na nga ito ng sabwina ng mga taga-NBI dahil hindi umano nito sinipot ang unang paanyaya ng mga otoridad sa kanilang opisina. Marami nga ang tumaas ang kilay nang dumalo ang misis ni Marnil Bulahan sa nasabing kasal ng kanyang kapatid. Ngunit hindi man lang ito madaluhan at mabigyan ng pansin ang paghahanap sa kanyang mister. Bagkus ay parang nagsasaya pa ito. Sobrang nadismaya nga ang pamilyang Bulahan at ng publiko sa hindi pagpunta ng misis ng nawawalang seaman sa National Bureau of Investigation o NBI. Pero gagawa umano ng hakbang ang Team Rafi Tulfo para pursahin na mapapunta ang misis nito sa nasabing opisina ng NBI para maimbestigahan at para paaminin kung ano ba talaga ang kanyang kinalaman sa kanyang mister na biglang nawala at kung ano ba ang dahilan kung bakit umatras ito sa lie detector test. Ngunit, nagsasaya naman ngayon ang lahat dahil finally at sa wakas ay sumuko na nga itong misis dahil ayon sa kanya ay nakuha konsensya di umano siya sa araw-araw at hindi na nakakatulog sa gabi sa ginawa niya sa kanyang mister. At handa na raw umano niyang pagbayaran ang lahat ng kanyang ginawang kasalanan. Nagsasaya naman ang lahat, lalong-lalo na ang pamilyang Bulahan at ang mga netizens na sumusubaybay sa nangyari kay Marnil Bulahan. Kaya ngayon ay mababayaran na rin sa wakas ang pagdadalamhati ng pamilyang Bulahan. Saad pa ng pamilyang Bulahan ay muntikan na raw di umano silang sumuko sa paghanap ng nawawalang seaman. Ngunit sila ay nabuhayan ng loob ng kusang susuko na ang naturang misis na may kinalaman sa pagkawala ng kanyang mister. Ayon sa pamilyang Bulahan, susuko na sana sila pero hindi nila ito pwedeng gawin sa ngayon sapagkat gusto pa nilang makita ang nawawalang kapatid, ito man buhay o hindi. Dagdag pa ng kapatid na humihingi siya ng kapatawaran sa kanyang kuya sapagkat dati ay hindi niya pinapansin ang mga mensahe at chats ng nawawalang kapatid. Kaya malaki ang kanyang pagsisisi sa ngayon dahil hanggang sa mawala ang naturang kapatid ay hindi pa rin siya nakapag-reply dito. Dagdag pa niya, kung maibabalik pa lang ang panahon, sana ay naipadama niya rito ang pagmamahal sa kanyang kuya. Kaya sa ngayon ay pursigido siya at gagawin niya ang lahat makita lamang ang nawawalang kapatid sapagkat sobra na raw niya itong namimiss. Ayon pa dito, sobra na raw ang awa niya sa kanilang pinakamamahal na ina na lagi na lang naghahanap sa nawawalang kapatid. Dagdag pa niya, napapanaginipan rin raw niya ang kanyang pinakamamahal na kapatid na nag-uusap raw silang dalawa. Humihingi raw ito ng tawad at ganun rin naman siya. Pero hindi raw nito sinabi kung nasaan na ito at kung saang lugar ang kanyang kinalalagyan. Natutuwa naman ang lahat dahil hindi na pwersahang damputin ang nasabing misis para maimbestigahan ang mga NBI. Samantala, hindi naman nawawala ng pag-asa ang pamilyang Bulahan na mapanagot ang mga may kinalaman sa pagkawala ng biglaan ng kanilang kaanak. Ayon pa nga sa pamilyang Bulahan, lubos silang nagpapasalamat sa mga taga-NBI dahil alam raw nila na patas ang magiging imbestigasyon rito. Nag-iimbestiga na nga ang National Bureau of Investigation o NBI Region 6 sa biglaang pagkawala ng seaman sa Barangay Dolores, Dumalag, Capiz, October 6 ng nakaraang taon. Ang pagkawala ng nasabing seaman ay nauna na ngang naiulat na nalunod sa nasabing ilog, ngunit hindi naman ito pinaniniwalaan ng pamilyang Bulahan at ng mga netizens dahil ito raw ay isang seaman. Sa pag-iimbestiga raw di umano ng mataga-NBI ay una na nga silang nagkalap ng mga impormasyon sa mga kapitbahay ng nawawalang seaman na si Marnil Bulahan. Ayon nga sa mga kapitbahay, noong October 5 raw ng gabi ay nagtataka di umano sila dahil pasado 10 o'clock na ng gabi ay gising pa di umano ang mga tao sa loob ng nasabing bahay ni Marnil Bulahan. Dahil kadalasan raw rito ay alas 8 pa lang ng gabi ay tulog na ang mga ito. Kaya sobra-sobra nga ang pagdududa ng mga netizens na itong misis at mga kamag-anak niya ang isa sa mga dahilan ng biglaang pagkawala ng nawawalang seaman. At dahil nga sa pagsuko ng mismong misis ni Marnil Bulahan,
ay mapapanagot na rin ang lahat ng mga sangkot sa kanyang biglaang pagkawala. Narito naman ang naging pahayag ng pamangkin ng nawawalang seaman. Ayon sa kanya, ang dami na po naming napuntahan na manghuhula. Ni isa talaga sa kanila walang nakatukoy kung nasaan si Tito. Ang may gawa noon sa kanya sa sobrang tagal na di man lang nakonsensya sa ginawa nila. Tandaan niyo, buhay pa kayo pero sinusunog na kaluluwa niyo. Sana kung ano ginawa niyo sa Tito ko ay dubli-dubling lungkot ang gagawin sa inyo. Narito naman ang naging komento ng mga netizens. Napakababaw naman na dahilan niyan, Chila Fuliga, hindi mo na yata alam kung ano na gagawin o masagot mo. Halatang halata ka na ang tigas ng puso mo. Hanggang kailan pa, hanggang buhay ka ba, matago mo ang katotohanan? For Diyos ko santo naman, Chila, magkano ba binayad mo sa abogado mo? Sigurado pira lang din habol sa'yo. Kung sa akin lang, mas mabuti ngayon na maubos pira mo kasi pira yan ni Marnil Bulahan na mister mo. Galing sa pawis niya, hindi sa'yo. Mas mabuti pa talaga maubos yan sa'yo lahat ang pinagpagura ni Marnil, lahat-lahat sana, kasi kung naawa ka sa anak mo, hindi yan sana mangyari kay Marnil. Kung naiisip mo ang mga kapatid mo, pwede naman siya hiwalayan kung ayaw mo na sa kanya. Bakit pa kailangan mong bawian ang buhay? Sa anak mo na lang sana, naawa ka pero hindi, nadadamay na mga anak mo. Masakit pala sa'yo, bakit hindi ka humarap at sabihin ang totoong kung bakit ano ba ang itinatago niyo? Nalaman mo lang na hindi nasasampa ng barko si Marnil Bulahan, minadalin niyo agad buhay niya para walang sagabal sa iba pang plano niyo? Mas inuuna mo agad marital status mo na widow kaysa mabigyan ng hustisya pagkawala ng asawa mo. Excited ka masyado sa mga benepisyo kaya kahit di pa nahanap ang katawan ni Mr. Marnil Bulahan at di pa nalutas ang kaso, na ipagawa mo na agad marital status mo na byuda. Kasi alam mo na at sigurado ka talaga na wala na ang asawa mo. Ni-confirm mo agad. Dahil naniniguro ka na sa'yo lahat mapunta bago ka mabuking ng asawa mo. Lahat ng ginagawa mong mga plano. Napakatapang ng sikmura mo, Chila Fuliga. Ngayon patunayan mo yung tapang mo, sabihin mo ang katotohanan kung wala ka talagang kinalaman. Sa ngalan ng mga taong bayan at ng family Bulahan, higit sa katastaas ang mahal nating Panginoon, uusigin ka ng konsensya mo habang buhay. Pati mga kasabat mo, di kayo patatahimikin. Tandaan mo yan, Chila. Walang usok na nakikimkim. Ibig sabihin niya, paano ang pamilya niya, mas importante ang pamilya niya kaysa asawa at mga anak niya. Chila, alam mo, nakakagigil ka na sana magsalita ka na para hindi ka makonsensya. Sinayang mo lang ang asawa mo na si Marnil. Sana makatagpo ka ng asawa.